Ika-23 ng Setyembre, Miyerkules. Ang paggunita kay San Pio ng Pietrelcina, Pari. Ang mabuting balita ng ating Panginoon mula kay San Lucas. Tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng lakas at kapangyarihan para supilin ang lahat ng demonyo at magpagaling ng mga sakit. Sinugo niya sila upang ipahiyag ang kaharian ng Diyos at magbigay lunas. Sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong magdala ng anuman sa inyong paglakad, ni tungkod, ni supot, ni tinapay, ni salapi. Huwag kayong magkaroon ni tigalwang bihisan. Sa alinmang bahay kayo nakituloy, doon kayo tumigil hanggang sa pag-alis ninyo. Kung may hindi tatanggap sa inyo, umalis kayo sa bayang iyon at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa bilang sakdal laban sa kanila." Kaya nga lumabas sila at dumaan sa lahat ng bayan na nangangaral at nagpapagaling saanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, huwag kayong magdala ng anuman sa inyong paglakad, ni tungkod, ni supot, ni tinapay, ni salapi, huwag kayong magkaroon ng tigalwang bihisan. Totoo naman talaga sa ating karanasan ang hirap ng paglalakbay kung marami tayong bit-bit na bagahe. Literal kong naranasan ito noong una akong nagpunta sa Holy Land para sa isang pilgrimage. Dahil sa marami akong bit-bit na gamit, totoong nahirapan ako ng labis dahil 30 kilo lamang ang pinapayagang bagahe para sa bawat pasahero ng eroplano at kailangan ko pang bumili ng mga pasalubong pag-uwi. Kaya kinailangan ko pang iwanan ang aking ibang dalang gamit upang mabawasan ang bigat ng aking bagahe pag-uwi sa Pilipinas. May mga damit pa nga akong hindi ko nagamit dahil sobra pala ang aking mga nadalang gamit. Sa ating paglalakbay sa buhay kasama ang Diyos, natutuhan ko ang katotohanan na ang Diyos ay isang Diyos na hindi nagpapabaya sa sinumang nagtitiwala sa Kanya. Siya ang nagbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Hindi man hingin sa Kanya ang iyong pangangailangan, may mga pagkakataon pangang kusa itong dumarating sa pamamagitan ng mga mabubuting tao na maaaring ipinadala ng Diyos upang tulungan ka. Pagsasagawa, sadyang napakabuti ng Diyos at wala siyang pinabayaan kailanman sa mga nagtitiwala sa Kanya. Mawala na ang lahat sa inyong buhay, wag lamang ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng inyong mga pangangailangan.